Ang top 10 pinakamalakas na seraphim. Pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin kung sino ba ang pinakamalakas na seraphim sa mga yan. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa official kung lahat nga ba ng Warlord of the Sea ay nag-awan ng seraphim. Pero syempre mataas ang paniniwala ng karamihan na sigurado daw na na-complete ni Vegapunk ang lahat ng Chichi Bakay. At kung sakali nga na ang lahat ng Warlord ay may seraphim, e sino nga kaya ang pinakamalakas sa kanila? At susubukan nga natin yan bigyan ng kasagutan. Pero syempre lilinawin ko, na ayon lang sa aking opinion ang pagkasunod-sunod ng top 10 seraphim, at kung hindi kayo konbensido sa aking top 10, e-comment nyo na lang yung top 10 na nasa isipan nyo. At umpisahan na nga natin ito sa nakakuha ng ika-10 pwesto. At yan nga ay walang iba kundi ang seraphim ni Clown Buggy. Alam naman nating lahat kung gaano kahina si Buggy. Pero napapaisip pa rin ako mga Lodi, tama lang kaya na si Buggy ang nilagay ko sa ika-10. Dahil kung iisipin natin ng maigi, masyadong mapaglaro ang utak ni Oda Sensei. At anong malay natin kung si Buggy ang pinakamahina sa Warlord? Baka biglang gawin niya na ang seraphim naman ni Buggy ang pinakamalakas sa lahat ng mga seraphim. Pero syempre hindi ko rin sigurado yan, dahil naiisip ko lang yan. At antayin na lang natin ang confirmation ni Oda Sensei. At ngayon nga ipunta na tayo sa top number 9. Ang nakakuha ng ika-10 sa aking listahan. At yan nga ay walang iba, kundi ang seraphim ni Gecko Moria. At paniguradong tulad ng tunay na Moria, meron ding kakayahan ang seraphim niya, na halos katulad ng sa kanya. At yan nga yung pagkuha ng mga anino. At maaari maging giant din ang kanyang seraphim kung magkataon. At ngayon nga ipunta na tayo sa top number 8. At yan nga ang seraphim ni Jinbei. Malakas si Jinbei mga Lodi, pero para sa akin, ang kanyang seraphim ang top number 8. At maaari mga idol, na marunong din gumamit ang kanyang seraphim ng Goryeojin Karate, Shami Hada Shote at ang kanyang Sama Hada Shaken. At maaari pa mga Lodi, na kaya niya rin kontrolin ang tubig. At ang malupit pa, dahil meron nga yung abilidad ng isang Lunarian. At ngayon nga ipunta na tayo sa top number 7, at yan nga ang seraphim ni Boa Hancock. At ang kanyang seraphim nga, nakita na natin sa serye. Pero ang pinakamalaking tanong sa kanyang seraphim, kung kaya rin ba nitong gawin ang ginagawa ng original Hancock, na gawin ba to ang lahat ng mahuhumaling sa kanya? Dahil hindi pa nga pinapakita ang lahat ng kakayahan ng kanyang seraphim. Kaya antayin natin yan sa mga darating na kabanata. At ngayon nga ipunta na tayo sa top number 7. Ang nakakuha ng ika-7 pwesto. At yan nga ay si Edward Weevil. At interesting nga mga idol, ang kanyang seraphim. Dahil kahit nga itong original Weevil, medyo pasikreto pa kung ano ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kaya sana makita natin ang kanyang seraphim sa mga darating na serye. At ngayon nga ipunta na tayo sa top number 6, o ang ika-6 sa listahan. At yan nga ay walang iba kundi ang seraphim ni Kuma. At talagang mukhang malupit ang seraphim ni Kuma, dahil isa nga siyang cyborg. Kaya panigurado na full cyborg din itong kanyang seraphim. At malapit na nating makita na lumaban yan, dahil sa nakaraang kabanata nga, kasama na yan ng mga CP0, sa pagsugod sa Egghead Island. Kaya antayin natin ang kanyang mga kayang gawin. At ngayon nga ipunta na tayo sa top number 5, ang ika-5 sa listahan. At yan nga ay walang iba, kundi ang seraphim ni Crocodile. At kung si Crocodile nga, ay may kakayahan gumamit ng buhangin, dahil sa kanyang Devil Fruit Power. Ito kayang seraphim niya kaya rin gumamit ng Sand Ability. Pero maliban kasi sa paghango sa kanila bilang Warlord, meron na agad silang ibang mga kakayahan. Katulad ng mga laser beam, at mga ability ng Lunarian. At ngayon nga ipunta na tayo sa top number 4, ang ika-4 sa listahan.
At yan nga ay walang iba, kundi ang Seraphim ni Trap Agolo. At talagang exciting na ako makita ang kanyang Seraphim. At napapaisip nga ako, kung kaya rin itong gumamit ng room, at ng mga shockwave electric o teleportation. E talaga naman e sobrang tindi niyan, kung magawa niya ang mga abilidad ng tunay na Law. At ngayon nga ay punta na tayo sa top number 3. Ang ikatlo sa listahan. At yan nga ay walang iba, kundi ang Seraphim ni Doflamingo. At talaga naman mga idol, e paniguradong cute at maporma ang kanyang Seraphim. At isa pa mga idol, e alam naman natin na sobrang lakas ni Doflamingo. Kaya panigurado na bibigyan din ni Oda Sensei, ng magandang papel ang kanyang Seraphim. Kaya paniguradong malakas ito mga idol. At kung sakaling magamit din niya ang mga string, e talaga naman e patay tayo dyan, dahil dilubyo yan. Dahil alam naman natin, kung gaano katibay ang kanyang mga string. At ngayon e punta na tayo sa top number 2, ang ikalawa sa listahan. At yan nga ay walang iba kundi ang Seraphim ni Mihawk. At sa totoo nga niyan, e isa siya sa pinagpilian ko, na ilagay sa top number 1. At pwede talaga sa ikaunang pwesto ang Seraphim ni Mihawk. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas ang tunay na Mihawk. Kaya panigurado na sobrang lakas din ng kanyang Seraphim. Kaso dahil sa kaunting kadahilanan, e minabuti ko na ilagay muna siya sa top number 2. At kung sa mga nakaraang kabanata nga, e nakita na natin na kumilos ang Mihawk Seraphim. Pero mukhang hindi niya pa kasi ginagamit ang kanyang tunay na lakas. Kaya abangan natin ang kanyang tunay na ability, dahil mukhang sobrang lakas talaga ng Seraphim Mihawk. At isa pa e sobrang forma din mga idol. At ngayon nga e punta na tayo sa top number 1. Ang nakakuha ng ikaunang pwesto. At panigurado na alam nyo na kung sino yan. At yan nga ay walang iba, kundi ang Seraphim ni Blackbeard. At kaya ko nga siya nilagay mga idol, sa top number 1, dahil sa kadahilanan na itong si Blackbeard, e nagtataglay ng dalawang malakas na sinumpang prutas. E paano mga idol, kung tulad ng original na Marshall D. Teach? E taglay din ang kanyang Seraphim, ang ganyang kalakas na kapangyarihan. E talaga naman e delubyo na naman yan. Tapos paano pa mga idol, e kung kaya niya rin kunin, ang sinumpang prutas ng Devil Fruit user, e talagang kakatakutan ang Seraphim na yan. Pero syempre e lilinawin ko lang, na hindi pa yan sigurado, dahil naiisip ko pa lang yan. At si Oda Sensei lang ang tunay na nakakaalam, kung ano ang kapangyarihan ng Blackbeard Seraphim, at tangi siya lang din ang magdedesisyon about dyan. At habang ginagawa ko nga ang video na ito mga idol, e medyo napapaisip din ako ng bahagya, e kung puro warlord nga lang ba, ang may mga Seraphim. Dahil kung iisipin natin ng maigi, e lahat ng mga Seraphim ay may mga DNA at ability ng isang Lunarian. Kaya maari, na meron ding full Lunarian Seraphim. Tapos anong malay natin, e maliban pala sa mga warlord Seraphim, e meron pang ibang Seraphim na hinahanda si Oda Sensei. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga Lodi, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!